Yun guys, for today's video, bali, ito, alamin natin kung bakit nagkandamatay itong mga alaga ng kapare ko na crayfish. Ito guys, panoorin nyo yung buong video natin. At ayun na nga guys, bali, kagabi, ito, nagpunta ako sa tropa natin, sa kumpare ko. Ito yung mga ARC na binili niya sa atin guys, 3 piraso to. So, nung mga panahon na gusto niyang ulit bumili, eh medyo wala tayong stocks nun. Kaya bumili siya ng ARC sa ibang seller. So, problema niya, nagkakandamatay. Ito, silipin natin guys yung setup niya. So, ito na nga yun guys. Bali, ito yung setup ng trapal pond niya. Ayan. Okay naman, so far okay naman tingin ko rito. Maganda naman yung pagkaka-setup niya. Filtration niya tamang-tama lang din. Siguro, alamin natin yung mga dahilan kung bakit namatay yung mga ARC niya. At ayun nga guys, dito na tayo sa lugar ng kumpare ko. Ito kumpare ko to, si Pareng Ryan. Pre, yun, napasugod ako dito kasi chinat mo ako eh. Siyempre, ayoko naman na pupunta ako dito. Tapos, siyempre, wala din tayong magagawa. So, tanong ko lang muna kasi yung mga chinat mo sa akin. So, tanong ko lang muna kasi ilan na ba yung namatay dito lahat? Dami na. Mga ilan? Tandyan mo. Siguro mga nasa 40. 40. So, ito guys, kasi nabili niya to sa ibang seller. Halos, na 60 pieces to. So, araw-araw, may nawawala. Ayun, may kinukuha ni kalikasan. Yun. So, subukan natin ayusin at alamin kung ano yung naging problema ng pond na to. Ayan, halos ang nandito natira na lang sa kanya ngayon ay nasa 10 na lang yung natira. So, yun pre. So, bali, tanong ko lang sa'yo, gaano ka ba kakadalas mag-water change dito? Every 5 days. Every 5 days. Tapos, nung mag-water change ka, may namamatay pa rin. Oo. Oh. Minsan, 4, 2, 3. So yun guys, okay naman kasi kung ganyan naman kalinaw yung tubig mo, tapos every 5 days ka, okay naman yung setup niya dito. Outdoor setup din to. Yan, trapal pad yung ginamit niya. Kaya medyo maganda rin tong setup na to guys. Ito, laki nga na ito eh, sa alagaan niya. So plano niya kasi maglagay ng concrete pad sana dito. Nag-aalaga din siya ng mga guppy. Ayan. Kaso, ito nga, nadismaya siya kasi nung kumuha siya ng mas marami, nagkandamatay naman yung inaalagaan niya rito. So yun, so tutulungan natin siya kung ano yung maitutulong natin dito para mabawasan na yung mortality yung mga binili niyang ARC dito. Ang dumami na lang ngayon guys dito yung mga lettuce niya. Yan, yung mga kangkong, nakita nyo, ubos naman yung mga kangkong. Ibig sabihin, kinakain nila yung kangkong. Okay naman sila sa mga pagkain guys. So kung yung iba kasi ang dahilan, yung cannibalism na tinatawag. So pwedeng yun ang sisilipin natin, yung cannibalism. Pero since marami naman siyang pwedeng makain dito, kagaya niya na mabibigay na pagkain dito, pwedeng okay naman. So yun guys, may tatanong lang tayo dito na konti sa kanya. So, paano mo ba ginawa setup na ito? Nung pagbili ko, kinabukasan, sinalang ko na agad sila. Nung, halimbawa, nung sinetup mo tong pond na to, kinabukasan, bumili ka na agad? Bumili na agad ako, maramihan. Ayun. Kaya, so, hindi ka nagpatining ng tubig mo? Nung may tubig to, diniretso ko na agad sila. Ayun guys, so parang medyo may pagkakamali tayo rito sa setup na yun. Kasi ito guys, yung trapal na to guys, galing to ng galing to ng planta. So may mga chemical to. Siyempre, so may chemical kasi itong mga pond na to, itong mga trapal na to. Yung sa akin lang, sana, pagka-setup mo, naglagay ka muna ng tubig, nagpatining ka muna ng tubig, tapos hinugasan mo siya. Hinugasan nyo ba? Hindi no? Diretso na lang. Diretso na lang tubig. Alam naman na malinaw na to. Kaya... So yung ginawa nyo kasi iniwasan nyo lang yung chlorine. Kasi may chlorine yung tubig natin. So yun lang yung ginawa nyo. Oh. Yun ang isang mali guys na nangyari sa kanila. So ngayon gagawin natin dito sa pond niya.
bukas siguro, kasi busy tayo the whole day, busy talaga tayo guys, marami tayong inaasikaso, hindi lang naman ito, sinadya ko lang dito sa ito sa kumpare ko na to, si paring Ryan, sinadya ko lang kasi ito nga, hindi na alarming na kasi ito, kita nyo, ito papakita ko sa inyo yung mga namatay, halos ang daming namatay ng crayfish ni paring ng kumpare ko dito. Ayan, pakita ko sa inyo guys ha, ayan. So ito na nga, bali ito yung mga pictures ng mga ARC na namatay dun sa pond ng kumpare ko. Yan si paring Ryan, shoutout sa'yo, bakit ngayon mo lang sa akin sinabi, hindi ko na, hindi kita naalalayan, nandito pa naman ako. So yun, medyo nahiya na rin kasi siyang magsabi sa akin guys, kasi syempre nagbebenta tayo ng ARC tapos hindi niya rin sa atin binili lahat, hindi na niya naantay yung stocks natin dumating, kaya ganon. So nanghihinayang ako dito guys, napakarami, ang laking losses na ito. Sa 60 pieces na yan guys, napakalaking investment yan. Dapat talaga, bago kayo sumubok, mag-alaga ng mga ganito, dapat mag-research talaga muna tayo. Napakahalaga yun. Yun talaga, lagi namin sinasabi rin talaga. So yun guys, sana hindi mangyari sa inyo yung mga ganito. Taray sila pa, parang maganda sila, papa. Wala po, nagmumulto. Ha? Natitibok na po eh. Wala kita naman. Ano sabi mo sa? Yung guys, nakita nyo naman kung gaano kadami yung namatay. Halos lahat na namatay sa kanya. Ayan. So, nakakadismaya kung ikaw nakabili ka ng ganong kadami, 60 pieces, tapos ngayon 10 pieces na lang halos yung crayfish mo dito. Madidismaya ka talaga. So, guys, ito ganda gawin mo. Bukas, bukas na ng umaga. So, pag may time ka, water change mo, diba, ano ka ba, 50%, 30% ka magpalit, o lahatan? 50%. Ayun, so tama naman yon, kasi huwag nating isasagad yung linis ng tubig natin. Ang problema ko lang dito, ang inaalala ko, baka mayroong chemical, yung trapal na ginamit mo, baka nagkaroon siya ng chemical reaction sa tubig. Yun ang dahilan kung ba't nagkakandamata yung mga ARC mo. Kasi kung sa hides naman, sobra-sobra naman yung hides mo. Napakadami mong hides. Ayan o. So, safe na yan. So, nagtataka lang ako kung bakit isa-isa silang namamatay. Sabi mo, araw-araw may namamatay. So, baka pwedeng yun ang titingnan natin, ha? So, ngayon pre, bukas, water change ka na lang. Tapos balitaan mo ako after 2 days. Balitaan mo na lang ako. After 2 days balitaan mo ako kung anong kung anong magiging mangyayari dito. Kung after 2 days nagpalit ka ng tubig tapos meron pa ring mga namatay, i-send mo sa akin yung picture, balitaan mo lang ako. Tapos sisilipin ulit natin yung pond mo. Okay. Yun guys. So bali bumalik tayo ulit dito kay paring Ryan. Ayan. So, kakatapos lang daw niya maglinis din ito. Ayan, ulit. Kasi naglagay siya ng ibang mapakain. So, yun. Medyo madilim kasi dito sa setup niya. Which is okay naman yan. Kasi hindi naman kailangan talaga ng ilaw ng mga ARC natin. So, tanong ko lang pre, kung may namatay pa ba sa mga ARC mo? Kasi nung sabi ko sa'yo, mag-chat ka sa akin. Hindi ka naman nagsabi na may namatay. Hindi ka naman nag-send sa akin. So, kumusta naman itong nangyari sa pond mo? Okay na pre. Wala nang namatay. So, yun guys. So, pwedeng ang silipin natin talaga na ano, is yung talagang yung chemical ng trapal talaga ang dahilan. Kasi nga, nung after natin siyang mag-water change, nabihan natin siyang mag-water change, after 2 days, yun, inobserbahan niya, yun, bumalik ako dito, wala namang namatay na. Pero ganun pa rin, 10 piraso pa lang din yung matira dito. Ayan, sobrang dami ng hides. So, plano na lang itong kumpare ko na to, mag-order na lang ulit sa akin na siya ulit to order. Kasi yung unang in-order niya sa akin, goods. Kaso, ayun nga lang guys,
talagang nung time na yun, nawala na ako ng stocks, naubusan ako ng stocks, kaya hindi na rin ako nakapagbigay sa kanya. Na-excite naman tong kumpare ko dahil yung binili niya sa atin guys ng itlog agad. Kayo naman, alam nyo rin naman yung mga kinuha nyo sa akin, lahat naman ng itlog na siguro. So chat na lang po sa akin yung mga, comment nyo na lang dyan yung mga nabentahan ko na hindi pa nangingitlog, yung mga ARC nyo ng mga 2 months nang nakabili. Yan. Sureball naman po yan, mangingitlog. Ito yung kumpare ko, wala naman problema kung hindi siya nakakuha sa akin. Okay lang naman yon, choice naman niya yun. Ayan. So ganoon na lang guys. So ang aral lang dito sa setup na to kung ba't namamatay yung mga ARC is siguraduhin natin malinis yung tubig talaga natin bukod dun sa pinatawag natin na chlorine. So tingnan natin kung saan ba galing yan guys. Galing pabrika yung mga trapal na yan guys. Ayan, kung makikita nyo, galing pabrika yan. Hugasan ng mabuti, linisin nyo ng mabuti, maglagay kayo ng tubig ng mga ilang araw, itapon nyo, palitan nyo ng bago kayo magsubok bumili ng ARC. Huwag kayong basta-basta susubok bumili ng ARC guys kung hindi pa kayo nakapag-setup ng maayos. Hindi lang yung tubig yung pinakang kailangan i-condition nyo rito. Dapat condition din yan. Kung meron kayong mga concrete pond, mas mahigpit yung ano doon sa concrete pad, kasi yung concrete pad natin guys maraming chemical lang hinahalo dyan talaga bago yan maging silyado yung mga semento natin. So yun guys, tapusin ko na tong vlogs na to para sa araw na to. Actually gabi na kasi gabi lang talaga ako makapunta rito sa kanya, sobrang busy rin natin sa araw, marami rin tayong ginagawa. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin dyan, click nyo na yung subscribe button natin. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-updates ko kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Yung guys, maraming salamat guys. At ito sa kumpare ko na to. At sana, dumami pa itong mga ARC niya. At yun, nagpapasalamat din siya kasi natulungan ko siya kahit paano dito sa setup natin na to. Yan. Setup niya pala. Actually, siya nag-setup na ito. Tinulungan lang naman natin siya mag-water change na ito. Tayo lang nagsabing mag-water change siya ng 100%. Para mabawasan na yung namamatay dito. Kasi okay lahat ng filtration guys. Nakita ko, ganda ng filtration niya. Ayan. Okay naman yan sa ganitong setup. Ayan. Ito daw guys, kinagamit niya to kapag mayroon mga nangingitlog. Actually, mayroon na siya mga nangitlog. Sineparate niya na lang. Ayan. Kinagamit niya yun, nilalagay niya yun dyan. So yun guys, tapos yun yung video at maraming salamat.